Yun. Yun yung totoong sagot. So we will be discussing free radical ngayong araw na ito. Okay? Ano ba ang free radical? So, dito sa free radical, pag-uusapan natin muna ang atom or molecule. Okay, konting chemistry lang ito. Hindi kayo mag-nosebleed dito. Okay lang. So, basic lang ito. So, when you look at an atom, makikita nyo, meron tayong nucleus and we have the electrons na nag-o-orbit. Alala nyo pa ba yun? Yes. Akala po, absent kayo nung panahon na yun eh. So, meron tayong electrons na nag-o-orbit. So, you will notice that the electrons go in pair. Magkapares palagi yan. So, when it goes in pair, this is a very stable form of an atom or a molecule. So, very stable siya. So, hindi siya nagre-react basta-basta. Now, a free radical is formed when one of the electrons is knocked off. Natanggal ang isang electron, naging unpaired electron siya. So, it becomes very unstable and highly reactive. Do you understand ang ibig sabihin ng highly reactive? Ibig sabihin, pag tumama siya sa skin mo, magre-react agad sa skin. Pag tumama sa buhok, magre-react agad sa buhok. It has to react in order for it to become stable. So, naiintindihan niyo ba? Do you get my point? Yes. Dahil siya ay unpaired, it has to be reactive with some other molecule or chemical para maging stable siya. Okay? Now, saan nang galing ang free radical? Saan siya nang galing? Number one, radiation. Anong alam niyong radiation? Of course, number one source of radiation is the sun. Dito sa sun, yung UV radiation, ultraviolet radiation, ito yung pinakamatinding na bibigay ng free radical sa ating atmosphere. Do you know that in Peru, kung saan merong ozone hole, ganun rin sa Australia, may ozone hole doon. You notice that this people living in Peru and Australia are having more skin cancer sa kanilang population. Mas marami silang merong skin cancer. In fact, in Australia, kahit na yung mga bata, pag lumalabas doon, nasa playground, they encourage the children to wear shades na may UV protection. Kasi one effect of free radical, pag tumama sa mata nyo, actually is the formation of cataract. Okay? So, isa sa mga effect noon, no? Other than that, meron pa tayong ibang effect, no? Nang nangyayari sa katawan natin. Now, aside from radiation na galing sa araw, ano pang ibang klaseng radiation? We have yung mga TV, yung mga X-ray, no? Yung X-ray, yung TV natin, nag-i-emit ng radiation yan. Although, yung CRT, yung cathode ray tube, yung sa video ng computer natin. And of course, the lights. Yung light, saka itong the rest na ito, hindi naman to very powerful. Hindi ito masyadong malakas. Yung X-ray yun yung malakas, of course, no? Now, so light, yung mga halogen light, ito emits UV radiation. Okay? Aside from yung X-ray, TV, cathode ray tube, and light, meron pa tayong yung microwave. Ito ang pinaka-latest natin, mas dumadami sa ating kapaligiran. Saan galing itong microwave? Alam niyo ba yung microwave oven? Sino may microwave oven sa inyo? Anong ginagawa ng microwave? Nag-iinit. Kaya yung tubig na linagay niyo sa loob, pag ginamit niyo, kumukulo siya. At pag hindi po niyo yung kapaligiran, wala init yung kapaligiran. Only the water. Only the food. So, why? Because microwave, pag tumama sa isang object, in-excite niya. So, nag-rub yung molecules doon to produce heat. Now, bakit natin pinag-uusapan ang microwave? Because recently, dumadami na ang source of microwave. One major source of microwave is cellphone. Sino walang cellphone dito? I doubt meron. Lahat kayo meron mga cellphone kayo, no? So, paano nyo ginagamit ang cellphone nyo?
for calling, for texting. Pero do you always use cell phone for calling? Nakaranas ba kayong gumamit ng cell phone for more than 10 minutes? Yes. Napansin nyo, yung tenga nyo, umiinit? Yes. Kahit lang nilalayo nyo yung cell phone, mainit pa rin yung tenga nyo. Yes. Hindi ka alam na yung tenga nyo, ay crispy tenga na. Because of microwave. Because of the microwave. No? Kahit nailayo nyo lang ganyan, umiinit pa rin tenga nyo. And this is what is, yung hindi nyo alam, is that microwave can penetrate the skull. So, pag na-penetrate niya ang skull, pati ang brain nyo affected. There are some studies that shows that when you use your cell phone for more than 20 minutes in a day, you suffer a degree of insomnia. Hirap kayo natulog. Ingari ba sa inyo yun? Now, I'm not saying cell phone is bad. Maganda ang cell phone kasi it's very convenient, high-tech na na yun. Without cell phone, nung panahon maliit pa ako, nung binata pa ako, uuwi ako, tapadala ako telegrama. Pa, uuwi ako bukas. Dumating na ako, yung telegrama ko, hindi pa dumadating. Ngayon, cell phone is very convenient. No? It's very useful. Now, here, I would like to encourage you to use yung handset. Di ba kung bumibili kayo ng headset, I mean, ng cellphone, may kasamang headset yan. So, why not use it, no? Ilayo niyo yung source ng radiation from your brain. Okay? Now, next, ano pa? We have cell sites, of course. Kung may cellphone na nagre-receive, meron nagbabato ng radiation. Di ba? So, the bigger the cell site, the higher is its microwave emission. Okay? So ito lang dito na lang, kikita na natin, no? Pag may cell site malapit sa inyong bahay, minsan palagi kayo irritable, hindi nyo napapansin mo. Na kahit yung, of course, depends on your personality, pero pag very common, you will notice that when there's cell site near your place, near your house, you will feel that you're always irritable. Okay? So, what else? Chemicals. Ano mga chemicals na nakaka-produce ng free radical? Of course, we are all chemicals. Even the atmosphere is made of chemicals. So, ano mga klaseng chemicals na ito? One is the industrial waste. Pansin niyo yan? Minsan, may mga planta natatapon ng indiscriminately ng mga dumi nila sa ilog. Lalo sa Pasig. Kaya yung Pasig, sabi nga nila, 15 years ago, yung Pasig pwede papaliguan. Tingnan nyo, subukan nyo maligo sa Pasig. Di ba? Kadiri na, no? Next, we have also toxic exhaust. Saan galing itong toxic exhaust na ito? Galing sa sasakyan. We have all kinds of free radical na pinuproduce nun. We have what? Nitrous oxide, carbon monoxide, sulfur dioxide. These are free radical per se. Now, let me ask you, alam niyo ba, pag, halimbawa, meron kayong inaantay ng prospect dyan sa baba, tumayo kayo doon sa may tabi ng kalsada for 1 minute. Now, if I asked you, alam niyo ba kung gaano karaming particles ng free radical ang na-absorb, na-inhale niyo within that 1 minute? Do you know? Would you know? Can I ask somebody to give a guess? Hulaan niyo daw. Ha? Sa isang minuto, ilan kaya? It will be no less than 1 million particles. Maliliit ito ha. We're not talking about something that you see. So small na hindi na natin nakikita ito. No? Kaya yung 1 million is an ordinary number for this kind of atmosphere. Pag nandun yun sa EDSA, mas marami pa yon. Okay? Now, whatever comes into your nose goes to your lungs. So habang dinadaan mo niya, you can imagine that this damages your tissue. Whatever goes to your lung goes to your blood. At dahil dito, pati yung mga ugat-ugat ninyo, nagiging marupok. So, pag nagiging marupok ang ugat, ano nangyayari? Mabilis siyang sumabog. Kaya nagiging
nagiging common na ngayon yung aneurysm. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng aneurysm? It is a condition kung saan yung ugat ninyo pumuputok inside. So this is aneurysm. 30 years ago, bihira marinig ang aneurysm. But lately, dumadaming meron ng kaso. Why? Because of free radical. Okay? Now, aside from that, of course, we have the power plant. Mga planta na nag-i-emit ng mga toxic gas. Okay? So, ganun rin ang nangyayari, nag-i-inhale na rin. It is thrown out in the atmosphere, at itong nasa atmosphere, nahihinga natin. At it comes in contact with our body. Okay? Next, household chemicals. Sa bahay ninyo, meron kayo nito. Ano ito? Can you guess? Very common to. Halos lahat kayo nito meron. No, not Bygon. Clorox. Clorox. Sino walang Clorox sa bahay? Meron, di ba? Halos lahat meron, no? Saan yung ginagamit ang Clorox? Pang-bleach. Pang-paputi. But at the same time, you use it to clean the bathroom. Right? Nasubo. Sino sa inyo nakaranas? I know, most of you nakaranas maglinis ng banyo. Right? Now, let me describe to you. Ano ang nararamdaman? Kunwari, right now, naglinis tayo ng banyo. Habang nagpupunas ka ng ganyan, ang mata niyo mahapde. Ang ilong niyo parang nasusunog. Ang leeg niyo parang may sumasaal. Ang dibdib niyo parang inakalagan. And did I describe it right? Tama ba yung description ko? Now, this is free radical directly attacking your tissue. Yung kanina, sinasabi natin, 1 million particle is minimal. Ito, this time, directly naka-expose kayo. Habang pinupunos nyo ganyan, pumupunta sa katawan ninyo. So, this is concentrated. Kaya nararamdaman nyo yung effect. Kaya, let me advise you na pag naglilinis kayo ng banyo, please ventilate the area. Marami sa inyo naglilinis ang banyo pero nakakulong. Bakit yung ginagawa yun? Magpapakamatay ba kayo? So, yun ang dapat yung gawin, no? Open and ventilate the area. Okay? Now, what is in Clorox that gives you this powerful free radical? Chlorine ang nandoon. Chlorine. Chlorine is a very, very powerful free radical. Kaya kita nyo, pag linagay nyo sa mansa, pumuputi ka agad. Kasi oxidizing ang nangyayari. Oxidation. It's very powerful oxidizing agent. In fact, it is being used sa water treatment to kill microorganism. Now, let me tell you this. Ang free radical actually is not good or bad. When it has other good purpose, like for instance, yung pag-disinfect ng gamit. No? Pinapatay niya mikrobyo, pinapatay niya virus. In fact, our body also produces free radical, lalo na sa mga immune system natin. Pag may pumasok na virus, nalapit ang ating T-cell, sasabog yun, pagsabog na magre-release yun ng free radical to kill the microorganism na nag-i-invade sa katawan natin. So it's really not really that bad. Pero pag sumobra, of course, may negative effect. Okay. Aside from household chemicals, ano pa? We have food. Ano yung food niya ito? Bakit pati pagkain, maraming free radical? Yes, maraming free radical ang food. Preservatives, for instance. Sarap, no? Sarap, no? Longganisa, tocino. Ano pa? Hotdog. Hindi ba ito ang very common na ginagamit, na niluluto nyo para sa anak nyo? Right? It's full of preservative. Eh, ganun rin yung action ng preservative. It releases free radical. Ba't ba kayo mahilig magpakain ng pagkain embalsamado sa anak nyo? Don't you understand that ito ay pag mas mataas ang mas matagal ang shelf life ng isang preserved food, mas maraming preservative yon. Okay? Now, aside from preservative, ano pa?
we have the manner how you prepare your food. Okay. One of, paano nyo niluluto ang pagkain nyo? Ito ang very common aspect of cooking. The easiest way of cooking is frying. Di ba? Di ba? Now, tanong ko lang sa inyo. Ilang beses nyo ginagamit mantika nyo? Ilang beses nyo ginagamit mantika nyo? Choice. Gaano katalas nyo ginagamit mantika? Pagkatapos nyo gamitin, sasali nyo saan? Sa galapon. Okay? Now, ilang beses nyo inuulit yun? Hanggang malinaw. Kaya yung pito-prito. Naniniwala kayo doon. Of course, these people are trying to sell their product. They will say it's really good. But then, let me explain to you yung consequence ng nangyayari nito. Bakit ba kayo nagre-reuse ng mantika? For the purpose of? Makatipid. Ngayon, tanong ko sa inyo. Pagkatapos nito, tanongin ko kayo kung nakakatipid kayo, ha? Oil is made of this. Ito yung structure ng oil. We have the glycerol part. Ito yung glycerol niya, no? Attached to the glycerol is the fatty acid. So, mahaba itong fatty acid niyan. Okay? Now, this is what you call oil or fat. Okay? Habang iniinit nyo ito, ano nangyayari dito? There is a tendency that this chain will break, leaving the fatty acid from away from the glycerol. Okay? Yung latak na nakikita nyo sa ilalim ng garapon ninyo is not oil anymore. It is glycerol. Alam niyo ba kung saan ginagamit ang glycerol? Alam niyo kung saan ginagamit ang glycerol? Glycerol is being used to make dynamite. That's true. Just add nitric acid to glycerol, sasabog yun. Another use of glycerol, of course, is for cosmetics, yung pang-moisturize ng ng skin ninyo. And of course, it's also being used sa mga cut flower para mas matagal ang buhay ng mga bulaklak. Now, let me tell you about glycerol. Next time na ginamit nyo uli yung mantika na kasama ang glycerol at ininit nyo, ang mangyayari, glycerol will break down to a chemical called aniline. Itong chemical na itong aniline nito, pag meron akong isang patak na purong-purong, 99% pure aniline, pinatak ko sa tubig, isang patak lang yan, ha? Isang patak na yan, hinalo ko sa tubig at pinainom ko sa ito, sa mamang ito. At ininom niya naman, not knowing na merong patak doon na aniline, you know what will happen? I can guarantee that within 1 year, this guy will have cancer. That is how highly carcinogenic aniline is. Ganun katindi siya. Ngayon, yung ginagamit nyo sa pagluluto, hindi naman ganyan katindi, hindi naman ganyan ka-pure yun. Pero let me ask you, yung isang baso, linagay nyo sa ilalim ng gripon yung may tulo, na pumapatak. Ano mangyayari sa baso? Mapupuno. So yung kapirasong patak na yun, ngayon, walang epekto yun. Kakapatak, ano mangyayari? Mapupuno ang katawan nyo, and by that time, posible magkaroon kayo ng cancer. Matitipid ko ba kayo? Yeah. Okay. So you see the point na bakit hindi natin ina-advise yung pag-re-reuse ng mantika. You throw away oil after use. Okay? Now, next. Aside from mantika, meron pa tayo. Barbecue. Si
Sino may hindi kumain ng barbecue? Barbecue is really very good, di ba? No, there's no, wala namang masama kumain eh, no? There's nothing wrong with eating. If you enjoy your eating, it's really good. But choose to eat right. Ika nga. When you eat barbecue, alin ba yung pinakamasarap na parte ng barbecue? Yung taba na medyo sunog-sunog, di ba? Andoon lahat ng benzopyrene. Yun. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng benzopyrene? Another chemical that is also highly carcinogenic. No, imagine that. No, sabi ko sa inyo, hindi masama kumain ng barbecue. Hindi masama kumain ng piritong pagkain. But as long as you make it na hindi often. But iwasan nyo lang yung madalas na pagkain nito. Okay? Now, next. Stress. Anong klaseng stress? Physical stress. Okay? Physical stress. And, of course, we have emotional stress. Stress increases free radical production in your body. Habang may stressful ang katawan ninyo, tumataas ang free radical level sa katawan. Okay? So, ano ang effect ng free radical sa ating katawan? Kanina, nabanggit ko na sa inyo, pag tumama sa balat nyo, it causes problem, no? Posibleng dumating sa punto ng maging skin cancer siya. Pag tumama sa mata nyo, nagkakaroon tayo ng cataract formation. Pag pumasok sa katawan nyo, nagiging brittle yung ugat natin. At of course, hindi lang yung ugat natin, but also some other internal organs natin is also affected. Right? Now, ito yung pinakamatindi. There is a chemical in our body called DNA. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng DNA? Yan na. Deoxyribonucleic acid. Ano itong DNA na ito? Alam niyo ba kung anong DNA? Hindi. Ba't yung iba hindi sumasagot? Alam niyo ba? Hindi. Okay. DNA is the genetic code of our body. So, itong DNA na ito, ito ang nagdidikta kung ano ang inyong katawan. Whether kayo ay babae, lalaki, anong kulay ng buhok ninyo, anong kulay ng mata nyo, anong kulay ng skin nyo, anong height ninyo, lahat yan, naka-encode dito sa DNA. Ibig sabihin, code siya. No? Isa siyang chemical na meron nagdadala ng mga code. Itong code na ito, nagdidikta kung anong ginagawa ng katawan natin. Siya yung magsasabi, ito gawin mo, ito gawin mo. Okay? Now, sa DNA, you will notice, this is electron rich. Mamaya, magpapaliwanag natin yan, bakit electron rich, no? Kung siya ay electron rich, mayaman siya sa electron, ano ang kulang sa free radical? Anong kulang sa electron, right? Dahil ito ay electron rich, it becomes a natural magnet for free radical. Therefore, it is a favorite object of attack. Palagi siyang paborito yung ina-atake. Okay? Now, if you look at the DNA, makikita nyo, yung isang chain na yan, mahaba yan, marami yung chemicals na magkadugtong-dugtong. Meron siyang mga specific code, no? Tintindihan nyo? Meron siyang iba-ibang klaseng chemical, like ito, 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 ito. Now, makita nyo, naka-arrange siya. So, ano mangyayari? Pag umatake ang free radical, itong arrangement na ito, this has a meaning. May ibig sabihin yan. Kaya siya naka-arrange ng ganyan. Let's say that this code says gumawa ka ng mag-multiply ka. Mag-multiply ka. You remember the cell has the ability to multiply? Yung isa pwede maging dalawa. Dalawa magiging apat. Apat magiging walo. This is what you call the process of mitosis. Yung pag-divide ng cell. So let's say that this code says you multiply. No? Before that,
pag sabi, pag ipakita ko sa inyo next slide, no? So, ito yung free radical. Ito yung free radical. Ang mangyayari, sisingit siya na yun dito. So, anong nangyari doon sa code na yun kanina? Yung code na yun, mag-move. Diba? Balik natin. So, pag sumingit siya dito, maiiba ang code dito. Naintindihan niyo? Are you following? Yes! So, pag naiba ang code, anong mangyayari sa ibig sabihin ng code na yun? Mababago. Mababago ang ibig sabihin. Right? So, here, nakita nyo, umatake siya, sumingit siya na yun dyan. So, ano nangyari? Nag-move ngayon, yung code. Ano ibig sabihin? Nagbago ibig sabihin. So, eto na. Pagdating sa mitosis, nag-multiply siya ng nag-multiply. Right? So, habang nag-multiply siya, ito yung code na nagsasabi mag-multiply ka. Pagdating dito sa code na ito, ito yung code na magsasabi, tumigil ka na. Enough. So, pag sinabi natin enough, dahil may sumingit dito, ang magsasabi pa ba siya ng tama na? Sasabihin niya pa bang tigil ka na? Ha? Do you understand? Yes. Itong code, nagsasabi mag-multiply. Pagdating dito, ito yung code na magsasabi stop. E sumingit na yun ito. Nung sumingit ito, ano ibig sabihin? Magbabago. Will the cell stop? Titigil ba siya ng division niya? Titigil ba siya? Hindi. So, the cell keeps on multiplying and multiplying and multiplying dahil walang nagsasabing tumigil ka. Right? So, when you have uncontrolled cell growth, you call that what? Ito may result nun. Uncontrolled cell growth is what? Tumor. And when the tumor becomes malignant, you call it cancer. Okay? Now, another so, susunod niya, another effect of free radical is this. Hindi naman lahat ng pagkakataon, sumingit siya dito sa kung sinasabing, saan sinasabing mag-multiply ka. Right? Let's say that this code says, gumawa ka ng laway. Gumawa ng laway, right? Siya yung nagsasabi ng code na gumawa ka ng laway. Kailan, nung umatake, saan gumagawa yung laway? Dito sa bunganga, right? Nung umatake ang free radical, sumingit siya dito. Pareho pa ba yung code niya? Sinasabi niya bang gumawa ka ng laway? Hindi na. Hindi na. Hindi na. Posible, sinabi niya na yon, gumawa ka ng insulin. So, can you imagine yung bunganga mo gumagawa ng insulin? Nandun ba yun? Wala. Tama ba yun? Hindi. Hindi dapat gumagawa ang bunganga natin ng insulin because insulin is being produced in the pancreas. Now, because of the free radical na sumingit, nagbago ang ibig sabihin. Nagbago ang code. So, in that case, you call that what? Mutation. Nag-mutate siya. Hindi na siya original siya trabaho ng DNA. Naging mutant siya. Okay? Now, let me show you something else. Now, this time, bibigay ko kayo ng konting pampalubag loob. Ano ito? In our body, we have what we call a check and balance. Meron talagang nag-check ng ating sistema. And this is very difficult for me to explain. Pero let me tell you in a simplest form. Kumbaga, parang meron tayong auditor. Anong ginagawa ng auditor? Sine-check niya kung tama o mali. So, here comes the auditor. Pag tingin niya ng ganyan, sabi niya, oh, hindi na ito tama. Hindi na tama. So, first thing, ang gagawin ng auditor is to call the maintenance. Yung taga-repair. So, meron tayo noon. May repair mechanism yung katawan natin, right? So, tatawagin niya yung maintenance. Sabi niya, tingnan mo nga ito, may problema. So, here comes the maintenance
And pag sinabi niya, oh nga, no, mali. So, pwede niyang i-replace, balik niya sa dati. So, the cell becomes normal again. But what if, paano yan kung yung nag-maintenance, yung maintenance, sabi niya, hindi kayang i-repair, sobrang tindi ng kapit. Anong gagawin na yun na maintenance? Anong gagawin niya? Tatawag siya ng immune system. Anong ginagawa ng immune system? Ito na. Dadating yung immune system, sabi niya. Uy, hindi ito taga rito. This is a foreign object. Kasi di ba foreign object na ito? Tama ba? Anong ginagawa ng immune system pag merong foreign object? Pinapatay. Pag pumasok yung virus sa katawan mo, papatay niya yung immune system yan. Kasi it is a foreign object. Therefore, the immune system will kill this DNA. So, papatay niya yan. Papatay niya. And when you have rapid cell death, you call that aging. Kaya yan, kumukulubot yung mukha mo. Okay? Now, ano ang solution natin dito? Ano ang solution natin sa free radical? We have a very simple solution. Antioxidants. Yun ang solution natin. Why? Because antioxidants are sometimes called free radical scavenger. Hindi na yun? Ito mangyayari. Ito yung antioxidant at ito yung free radical. So, anong mangyayari? Kaya niyang mag-donate ng electron para na-neutralize ito. So, pag na-neutralize nito, anong mangyayari niyan? The DNA is same. Walang mangyayari, walang damage na mabibigay sa DNA. Are you following? Yes! Yun lang, simple. That is why we need to take more antioxidants to protect our body from the harmful effect of free radicals.